guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Katly. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick ang subscribe button. Don't forget to like my videos. At click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos ko. Hi guys! Magandang umaga po sa inyo. At ngayon po, ang ating lulutuin para sa ating lunch ay giniling na baboy. So, ito po yung mga ingredients natin. Kalahating kilong giniling na baboy, sibuyas, bawang, patatas, carrots, at tomato sauce. So, kinakailangan din po natin dito ng isang 1 teaspoon po na pepper at saka ng asin. So, madali lang po ito, simple lang po. Nasa inyo po yung kung gusto nyong gumamit ng kamatis, kasi ako po ayoko pong gumamit ng kamatis. Pero pwede nyo rin naman pong nagyan ng kamatis. So, tara na, samahan nyo po ako. Babalatan ko na po ang patatas at ang carrots. So, babalatan na po natin ang aring pong isang carrots at 2 pirasong patatas. Ang next naman po natin gagawin is atin pong pipit-pitin ang ating bawang. So, yung bawang ko po mga 3 to 4 lang po na ulo ng bawang. So, pipit-pitin na natin yan ngayon hanggang sa hiwalay din po natin yung balat. Okay. So, yun po. Mas masarap po kasi yung pinipit yung bawang. Mas lumalasa siya dun sa niluluto po natin. Pero kasi, pwede nyo rin isama yung balat. Pero ako sa iyo ang sinasama ko yung balat. And then, pagkatapos po nun, tuwain po natin ang ating sibuyas. So, yan po. Malapit po. Madali lang po itong gawin. So, sa mga nanay po na katulad ko, pag na po kayong maisip, pwede po kayong magluto ng giniling na baboy. So, yan po. Tuwain po natin ang sibuyas. So, hindi naman kailangan perfect yung pagkahiwa niyo. Basta, hiwa niyo po siya na maayos. Okay. And then po yung patatas niyo at saka yung carrots niyo, hihiwain niyo din po siya ng small cubes. So, parang ganito po siya. Ayan. Okay. So, yun po. Tapos natin natin. Alright, so guys, ready na yung mga ingredients natin na hiwa ko na. Actually, pwede nyo pang gawin, dagdagan ko ng mga ibang ingredients. Like for example, pwede kayong maglagay ng green peas, o di kaya ng pasas. Kaso, ito kasi yung atin is pipit. Alam mo na, pipit-pipit din from my time. So, ang una po natin gagawin is buksan na po natin yung ating ulan. So, yun. Siyempre, may palay tayo. Tiyari. Ayan. Hintayin po natin hanggang uminit yung ating pawali. And then, kapag mainit na po yung pawali, dagan po natin siya ng mandika. Nagigamit ko po mandika is canola oil kasi para iba sa, alam na, sakit sa puso. So, wait lang po tayo. Hanggang sa uminit yan. So, guys. Alright. So, guys, yan. Makita nyo po, wala na yung tubig at nainit na. Try ko ko lang hawakan. Siyempre, hindi. Chok lang. So, lagay po tayo ng kaunting mantika. So, bala na po kayong tumansya kung paano ka lagay kadami yung mantika. Kung gusto mo maraming mantika or hindi na mantika. Kasi mamaya, kung mamantika pa po yung ating ahaw. Tapos, lalagay ko na po ang bawang. Ito po, yung bawang. Lalagay natin yan. Hintayin po natin na mag-golden brown yung bawang po natin. Bawang ng bawang. Yep. And then, sibuyas. Hintay po muna natin na maluto natin. Bawang at saka sibuyas. Pagkatapos po nun, isasalad na po natin ang ating giniling na baboy. Okay, so ito po, kung mapapansin niyo po, is medyo na golden brown na po yung ating sibuyas at saka yung ating bawang. So, ang next naman po natin is, ilalagay naman po natin yung ating baboy.
Ay! Tapos medyo huli-huli na lang po. So, nagamali lang. Pag-pag-pag-pag-pag po natin ito ang pinag-pag-pag. Diba, sabi ko nga po sa inyo, lalabas na po yung nakita ng ating bago. Ay! So, habang natuloy po tayo dyan, pwede na rin po natin ilagay ang ating salt at ang pepper. So, pwede ko na po lang. Tapos, konti na halo. Tapos, ma-wait po tayo ng mga 5 minutes, 5 to 10 minutes po, takpan na po natin ang ating giniling. Balikan po natin siya. So, for the meantime, pwede po na kayong maghugas-hugas ang mga pinggan o kung ano pa po yung mga kailangan nito. Okay? So, ayun. Wawala na yung aking bakit. Pwede lang. Okay, so after 5 minutes po, bisitahin na po natin ang ating giniling. So, kung napansin nyo, lumabas yung natural oil nung ating giniling. So, yun, nagkaroon siya ng maraming ulit. Now, ngayon po, ilalagay naman po natin yung ating mga sangkap. Lagay po natin yung ating patatas. Hindi po natin yung patatas. Actually po, mas matigas talaga kung, mas matigas kung carrots kasi sa patatas. Pero, ako kasi pinagsasabihin ko na siya. Baka may iba sa inyo na carrots, bago patatas, pero ako yan sasabihin ko siya. Patatas. And then, konting halo lang po. Halo-halo. And this time po, isabay na rin po natin yung ating tomato sauce. At konting delmonte. Delmonte yung namin po kasi ito yung curly pinakamasarap. So, yan. Meron po siyang tartar. 20 pesos. So, again, marami po paraan para magluto ng giniling. Pero ito sa akin kasi magpinaka budget friendly at saka easy. So, alam nyo naman tayong mga mamis. Marami tayong ginagawa. Okay. So, yan. And then, konting water. So, ito po. Half cup of water ko. Pero hindi po ito ilalagay lang. So, mga kalahati lang yung half. So, mga 1/4 cup. Po. So, ngayon po, wait na lang po natin na maluto yung ating patatas at saka carrots. So, mga another 5-10 minutes po. Okay, so guys, after 7 minutes, so i-check po na po yung ating giniling na baboy. Titikman po natin yung lasa. So, syempre, ipo po tayo po siya na. Okay. Yep. And then, sabali, ito na po yung ating finished product. Ito na po yung ating mura at masarap na giniling na baboy. I hope po na nagustuhan niyo po ang video na ito. At pakitry na din po ito sa inyong bahay. At pakicomment na lang po below kung ano po yung next recipe po na gusto niyo po gawin natin. Salamat!